Mamaylin, magandang hapon. Magandang hapon po. Ano nangyari po sa inyo ni Councilor Madam? Bali po, 2015 po kami nagsama niyan eh. Okay. Ngayon po, sa 2015 po na yun, ako po lahat. Tapos po, pinapadalam po kasi ko ng tito ko nun eh. Ngayon ano po, ano po ni Councilor Ma'am? Ian Velarde po. Anong tapos, lugar po ito ma'am? San Ildefonso po. No, hanggang yung anak ko po, nanganak na po ako, na-hospital po ako nung pagbubuntis ko, tito ko pa rin po nagpo-provide sa amin. Tapos okay. Po, nung 2 years po, wala po kasi siyang trabaho nung napangasawa ko siya, ever since po. Tapos po, okay. Nung umuwi po yung tito ko, binigyan po kaming puhunan, tapos may pera pa po ako sa bangko. Lahat po nung pera ko naubos po, na pinapadala okay. Ng tito ko. Tapos po, pinadalan po kami ng pampunan sa aso, binigay ko po sa kanya, naubos din po, pati po yung mga kita, hindi ko po alam kung saan niya po dinala, dahil nayaan ko lang po. Teka mo, ma'am. Di ba counselor po siya? Eh, bakit kailangan mo po siya? Ngayon lang po, may balik ako, first term niya pa lang po. Ako po gumasto. No! Sabi niya po kasi lalaban daw po siya. Nang sabihin ko daw po sa tipo ko, suportahan po siya. Ginasto siya naman po namin. Tapos po nung nanalo na po siya, hindi niya po binibigyan ng pera. Wala daw po ang karapatan sa pera niya. Magkano po ginasto siya sa kanyang kandidatura bilang? Siguro po, may 2 million po na ubus sa kanya. 2 million? Wala po kasi siyang pera. Ako po talaga lahat. Alam na mapunod na. Kami din po yung naghihirap. Kasi po, ex-kapitan po yung tatay ko. Ah, ngayon po, ma'am, hindi na kanya kayo pinapansin at hindi na po siya nabibigyan ng suporta. Ginawa niya po, kakapangan ako pa lang po, iniwan niya po kami. Nagpunta po yung magulang niya dito. Pag-usapan pa po yung pag-iwalay. Wala daw po karapatan sa lahat ng napuntar namin. Kasi daw po hindi ako kasal. Okay. At bakit po kayo nagkiwalay? Ano po ang dahilan? Bakit? Yun siya, kasi po eh, nagpaalam po siya sa akin. Marami na po nararamdam na kaiba. Inayaan ko lang po kasi po yung pagpabuntis ko po. Medyo masailap po dahil po may bato po ako sa apso. Dinudugo po ako. Naka-petress lang po akong 9 months. Hanggang mga anak na po ako. Nag-aaway pa din po kami. Hindi niya po naiintindihan. Tapos nung huli po sabi niya, uuwi daw po sa 10:00 po ng hapon. Tapos po nagpunta ako dun sa pinsan niya. May gagawin po ako. Tumunta ako sa kanila para po sabihin ko na daanan ako. Nang tinanong ko po yung kapatid niya, hindi pa daw po umuwi. Parehas po na kapatid niya. Umalis na po ako. Nung tapos na po ako, bali po tinatawagan ko, hindi po dumasagot. Ginawa ko po, naglakad po ako papunta sa kanila. Nakita ko po kumakain mag-isa. Nasa tabi niya yung cellphone. Sabi ko sa kanya, nasa tabi mo na yung cellphone, mabag di ka dumasagot. Ginawa ko po, tapos ayaw niya pong ibigay, nagagawan po kami. Ginawa po nung nanay niya, hinawakan po yung dalawa kong kamay. Ayaw po pakuha yung cellphone. Tapos sabi ko eh, nandun daw si Ian. Sabi ko, huwag niyo na po akong lukawin. Nakita ko po na wala dyan yung sasakyan. Wala po dyan si Ian, sabi ko gano'n. Tapos po, sumakay na kami sa sasakyan. Nagagawan po kami na cellphone. Ginawa okay, so niya po. In short, ma'am, dahil lamang po sa cellphone, yun ang pinapakita na rin yung paghiwalay. Apo, yun lang po, napakababaw po na dahilan. Tapos po, iniwan niya po ako dyan sa pinaot. Sinaglakad niya po ako, wala po akong pera. Cellphone, kapapangan ako pala. Lang po. Tapos po ginawa niya po, pumunta po siya dito sa bahay. Ginawa niya po lahat ng gamit. Pati yung mga pera po na nasa drawer at saka po pinagbilan ng shop. Wala po siyang dinira kahit piso. Naman po nung pangatlong araw sabi niya, hihiramin niya lang daw po muna yung sasakyan. Kabibili lang po kasi no, siguro po mga 5 months. Pero wala okay, po kasi yung sasakyan. Kausapin na po natin si Councilor. Ano po? Magandang hapon po, Councilor Velarde, sir. Hello po, sir. Magandang hapon po. Sa kabilang linya po, inyo pong live-in partner dati, si Myling. Kilala niyo po opo. Siya? Opo, opo, sir. Totoo ba, sir? Nang dahil lamang sa cellphone, kayo po yung nagkahiwalay na, and then, on top of that, hindi na po kayo nagsusuporta at meron kayong ay, anak. Abali, at wala po kayo utang na loob dahil po sa kanya, kayo po yung naging Councilor. Ano pong reaksyon niyo, sir? Bali, dun po sa may suporta pong sinasabi, sir, bali, nung katapusan lang po, kabibigay ko lang po nung gamit po ng mga bata. Gatas, diaper, tas ano po yung kailangan. Tapos po kasi, nag-offer po ako sa kanya ng pera na pangdagdag po rin sa pambili po ng bata, panggastos. Ayaw pong tanggapin. Ba't ayaw niya po tanggapin eh pera yon?
Hello po. Ma'am, ma'am, go ahead. Sabi po kasi ang tatay niya, yung kapatid niya daw po naiwalay sa asawa, hindi daw po nangingin ng sustento. Okay. So, totoo po hindi tinatanggap yung pera? Yung pera po, wala naman po siyang binibigay na pera sa akin. Nagtatago po siya. Hindi po siya nagpapakita sa amin. Okay. Wala naman binibigay na pera. Pari dalawang beses po ako nagpadala doon, hindi po nila tinanggap. So, sir, nagbubulong din kayo magbigay ng pera, kaya lang siya pong may ayaw. Opo, opo, sir. Meron din po akong ano sa barangay. Kumbaga, meron po akong salaysay sa barangay na nag-o-offer po ako na pang bili po ng gamit kung mabasa. Kumbaga, suspenso po. Ayaw kong tanggapin. Oh, yun naman pala, Miss Mylene. Pero ang totoo po niyan, ang totoo po niyan, kinausap po siya nung mga kasama niya po sa sanggunian na makipag-ayos po sa akin, nakausapin po ako. Ang ginawa niya po, dumiretso po siya sa barangay. Ang sabi niya po, ayaw ko daw po tanggapin yung binibigay niya sustento, pero wala naman po. Pero totoo ba, ma'am, na inoopera niya kayo ng sustento, ng cash? Ayaw niya tanggapin yung cash? Wala po siyang binibigay sa akin na cash. Wala po siyang inoopera. Nagte-text po ako dyan. Tumatawag po ako, hindi po sumasagot. May sakit po yung anak ko. Nagpunta po ako sa shop. Sabi ko, ipagamod niya yung anak ko. Okay, so Chilong, kailan po kayo huling nagbigay ng suporta, sir? Nung katapusan lang po, sir, ng June. Magkano po binigay niyo, sir? Bali, ang binigay ko po nun, sir, ay gamit po nung bata, hindi po cash. Nung yun po yung huli. Magkano gamit po yung gamit na bata? Magkano po? Worth ano po yan? Nasa 7,000 po yan. Yun po yung, ano, yung gatas, diaper, yung mga ganun po. Okay. Paano naman po yung sa mga upa ng bahay? Yung pong electric bill, water bill? Ay, bali, ano po kasi yun, sir, nasa ano po kami? Nakatira po kami sa kanila po. Okay. Tira dito. Hindi po kami nakatira, hindi po kami nakabukod. Okay. So, pero sir, sige, kasi hindi ko malaman kung sino po nagsabi ng totoo. Sabi niyo po, nagbibigay ka ng, gusto magbigay ng 7,000, ayaw niyo tanggapin. Sabi niyo, wala naman na kayo open ng 7,000. So, pwede ba sir, magsimula ako kayo magbigay ng cash? Apo, bali nag-offer na po ako sa kanya ng cash, kaso po, ayaw po niyan tanggapin, sir. Sir, sorry sir, for me, medyo, sorry sir, again, parang hindi po makatotohan yung mga sinasabi nyo. Sino ba naman ang ayaw ng cash? Hindi po ba? Sir, meron po akong salaysay din po sa barangay na gano'n. Nga nag-offer po ako nung... Meron din po siyang message din po sa akin na hindi daw po siya tatanggap ng kahit anong manggagaling sa akin. Pero in-offer ko pa rin po yung para sa bata. Ah, okay. So kung meron kayo screenshot tungkol dyan, sir, then kapaniwala kayo especially kung verified po yan na number niya yun at nag-offer ka, tinanggihan niya at meron ka screenshot niya, then kayo paniniwalaan ko kung talagang totoo yan. Kung meron ganun. Opo, meron po, meron po. For the meantime, sir, pwede ba namin kayong pagbatiin na lang sa barangay at doon magkapirmaan ulit tungkol doon sa cash na bibigay mo na lang para sa bata? Opo, pwede naman po. Balik po dalaw. Ang dami beses na po namin naghanap sa barangay. Ilan po ang anak niyo kay Miss Mylene? Dalawa po, sir, dalawa. 7,000 naman po ang binibigay mo para... Bali, hindi po yun yung sir, yun lang po yung huling binigay ko. Hindi po yun yung per month. Ma'am, mag-usap ka rin, Counselor. Willing naman ako magbigay ng para sa mga bata. Mini-message ko sa'yo, unang pa lang sinabi ko na sa'yo kung ano yung kaya ko ibigay para sa mga bata, ibibigay ko kaso. Hindi totoo yan, pinahirapan mo pa ako. Alam mo, kapapangat ako pa lang. Ginawa mo sa akin, hindi mo ako nare-reply. Tinatakpan mo, hindi ka nagpapakita. Lahat tinago mo. Pati siya, pinalis mo yung kapatid ko. Ginawa mo sa akin lahat. Nibito mo lang at tinirap sa akin pati lahat ng tito. Nasaan dito sa bahay? Alam mo yan, alam mo, magtinawaling. Napakalaki na. Ganun na ginawa mo sa akin. Dinakbuhan mo namin, iniwan mo pa. Pero pinahirapan mo pa ako. Alam mo, wala pa ako isang buwan ng anak. Nakikiusap ako sa'yo. Sabi ko, ayusin na natin. Ang sagot mo sa akin, pumunta tayo ng hudgato. Ayaw mo makipagayot. Alam mo, nipiso, wala akong pera. Ginawa mo lahat. Alam mo, hindi mo ako binibigyan ng pera. Kahit nung nakaupo ka, lahat ng ginawa mo sa akin, nagkayos ako. Mas yung mga pananakit mo sa akin, tiniis ko lahat yun para sa kapakanan mo dahil sa posisyon mo, dahil public figure ka. Pero yung
hindi mo. Pati yung mga bata, nakiusap lang ako sa'yo. Magpakaama ka sa bata, magpakita ka sa bata, pero anong ginawa mo? Hindi totoo yung lahat na sinabi mo. Wala akong ginawa. Eileen, maraming beses ako nakipag-usap sa'yo. Sabi ko, bibigay ko yung para sa bata. Kaso, ang pinipilit mo sa akin ay magkabalikan tayo, maging okay tayo. Kasi sa sobrang dami ng nangyari, sa sobrang dami din ng ginawa mo sa akin na hindi ko na rin kayang tanggapin. Lahat din ng mga dinanas ko dyan, talagang hindi ko na rin talaga kaya. Kumbaga, sabi ko nga sa'yo, pwede tayong mag-usap para sa mga bata. Kung ano yung kaya ko na maibigay ako sa mga bata, ibibigay ko. Kaso ang ginawa mo kasi sa akin, kumbaga gusto mong maging okay tayo. Kamay na bakal yung ginawa mo sa akin, inaabangan nyo ako, inaharang nyo ako, sinusundan nyo ako kung saan-saan, tapos haarasin nyo ako, pilit nyo kukunin yung sasakyan, susugod kayo sa tindahan, pilit nyo kukunin yung tindahan. Sabi ko naman sa ilang beses tayo nagharap sa barangay, pati sa munisipyo nagharap tayo. Willing akong makipaghati sa'yo kung ano yung sinasabi mo na ari-arian natin. Ang gusto mo kasi mangyari, kunin mo lahat, mahit. Kumbaga, lahat yan gusto mong kunin. Okay. Ganito lang po gagawin natin, ma'am at counselor. Pwede po ba na sa barangay na lang po natin ayusin to at kami po ay magtitistigo this time doon po sa magiging usapan? Okay po, idol. Doon po sa bata, support sa bata na lang. Kung hindi ko na po kayo pipilitin magkipagbalikan, kung ayaw niyo po, karapatan niyo po yun, kung ayaw niyo talaga magkipagbalikan din, so be it. So ang magagawa na po natin, pag-usapan na po para doon sa dalawang bata. Ano po? Apo, mas okay po yung gano'n. Sige po. So, Miss Mylene, kasama na po kami this time. Sisiguro din po namin na hindi po kayo madidihado sa harap po ni Chairman at sa harap po ng mga taga MSWD o Social Worker o DSWD para masiguro, ma'am, na hindi kayo dihado at makukuha nyo talaga para doon sa suporta sa mga bata, yung tamang suporta. Okay, ma'am? Apo, paano po yung mga sabi niya po, ginawa ko po lahat. Ma'am, doon na po sa barangay para sabihin niyo po lahat na gusto sabihin. At again, pag-uusapan po natin yung tungkol sa bata. Kami po ay witness at sisiguraduhin po namin na hindi kayo madidihado. Okay, ma'am? Sige, sir, ma'am. I-schedule agad po namin yung within this week. Okay, ma'am? Sir? Ma'am? Nag-file na rin po ako ng case sa kanya. Ay, kung nag-file na saan po? Sa korte? Opo. Eh, kung nag-file na kayo ng case pala sa korte, di pabayaan na natin, ma'am, na gumulo yung kaso sa korte. Hindi na kayo makikialam. Baka ma-subjudice pa tayo. Kung ganun po pala. Kasi ang ginagawa niyo, ma'am, parang forum shopping na ito. Forum shopping kung tawagin. Pumunta kayo sa korte tapos punta kayo sa amin. Mas mataas po sa amin ng korte. Bali po nung Friday po kasi na po kami nung lawyer ko. Ma'am, meron ka na palang lawyer at nasa korte na pala. So ayun na po namin makialam, ma'am. Diretso na niyan po yung kaso sa korte. At alam ko na, ma'am, magkakaroon to ng mediation eh. Di ba? Doon po siguro sa mediation, magkakaayusan kayo, mapag-usapan niyo na maayos, maigi yung tungkol sa suporta ng bata. Meron na pala kayong lawyer. Tuloy niyo na lang po sa korte, ma'am, ha? Apo. Sige po, ma'am. At least nailabas niyo po yung sama niyo ng loob. Okay? At kung ano po may tulong namin, sabihin niyo lang po. Pero for now, sa nakikita ko, nandiyan na pala yung abogado ninyo at sa korte na ito, nasa sideline na lang po kami. Siguro, apo, siguraduhin namin na maging patas po. Yun ang siguro may tulong namin, maging patas apo po yung kaso niyo sa korte. Okay? Apo. Lalo pa konsel po itong kalaban ninyo. Yun nga po, sir. Kasi pinapunta po ako ng DILG. No, na po. Ma'am. Apo. Hayaan po natin yung korte. Ulitin ko, sisiguraduhin po namin na maging patas ang korte dahil ang kalaban niyo po dito, Councilor. Yun lang po, pabayaan natin muna yung korte. Okay? Apo. Kami po yung nasa sideline. Salamat po, ma'am. Apo. At Councilor, salamat po sa tayo binigyan niyo sa amin. Doon na lang po sa korte at Shari. Yes po, sir. Pakitutukan na lang yung mga hearing sa korte. Siguro sa mga susunod na hearing, magpadala tayo ng mga reporter para tingnan kung tama ba yung pagdinig sa kaso dahil hindi nadidihado si ma'am. Okay? Apo. Salamat po, Ma'am Mylene. Councilor. Opo. Nakatulong pala itong sa'yo si Mylene, malala ko lang. Tama? Tapos yung naging counselor ka, nakapagbigay sila ng worth 2 million sa kandidatura mo? Bali po sir, nakatulong po sila pero hindi po worth 2 million sir. Wala po akong ginastos na worth 2 million sa campaign ko po. Magkano po ang gastos sa inyong kandidatura na may pera pong nanggaling po dito sa pamilya ni Mylene? Magkano po? Sa palagay niyo lang po, hula niyo. Mga nasa ano lang po yun sir, idol, nasa 200,000 lang po. Baka pwede sir, pakibalik na lang. Total, hiwalay naman na kayo. Bali sir, balik po po. Bali, yung itinulong po nila sa akin na hindi ko naman po hiningi sa kanila dati. Pero maski na sir, kahit pa paano sir, 200,000, nakatulong din po yun sa pagkapanalo ninyo. Apo. Oh,
So, kung hindi po doon sa 200,000, malamang baka hindi kayo concern ngayon. So, bilang bilang pagrespeto na lang po doon sa ginawang pagtulong at kayo po ay nalukluk bilang konsehal. So, siguro, sir, at ngayon po, magkakahiwalay na kayo, tayo mo lang pagbalikan. Para naman mabawasan po yung kanyang sama na loob at yung kanyang kamag-anak, pakibalik na lang po yung 200,000. O kung magkano po yun. Naman po ako. Okay, so willing kayo, sir. Yung po sa pagbalik ng pera, doon pwede kami makialam, sir. Pwede natin dalhin sa barangay at kami maging witness o pagsoli po ng mga pera. Okay, sir? Apo. Salamat po, Counselor. So, Sherry, schedule mo sa barangay yung pagsusoli ni Counselor ng pera. Okay? Sige. Apo.